RHTV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening, sasamahan nga po muli tayo ng ating pinagkakatiwalaang family medicine at integrative medicine specialist. Welcome po natin, walang iba kung hindi si Dr. Irene Lim. Good evening, Doc! Good evening, Eli. Good evening po sa lahat ng ating televiewers and listeners. Ngayong gabing ito, Doc, pag-usapan natin alcohol abuse, 18 days na lamang at Pasko na. At pag ganitong season, Doc, kaliwat kanan na ang handaan, party, inuman, di ba? Kaya saktong-sakto itong magiging discussion natin. At ang unang katanungan natin, Doc, pwede po bang paki-explain muna ano ba ibig sabihin pag sinabi nating alcoholism? Okay, pag sinabi kasi nating alcoholism, magkaiba ito sa social drinking lamang. Mm-hmm. So, pagka-alcoholism na, ito ay isang condition wherein yung tao has already become dependent on alcohol. And hindi niya na makontrol how much he drinks and pag umiinom siya. And yung alcohol drinking, ayan, syempre, kahit na marami ang mga parties, itong coming Christmas, dapat wag sosobra. So, because alcoholism already destroyed a lot of family and workplace. Bukod doon, may ano kasi siya sa health eh, may bad effect siya sa health. So, hindi lang yung hindi mo na makontrol yung sarili mo. But, every glass of alcohol that you put inside the body, eh, may katumbas siya na damage. Mm-mm. Now, of course, number one is the liver. Okay. So, marami ang mga manginginom na nauuwi sa liver cirrhosis. So, nagkakaroon ng mga peklat or fibrosis ang liver. And of course, it might lead to death, of course, pagka hindi na nagamot agad at tuloy pa rin yung kanilang pagiging alcoholic. Not only that, may bad effect din siya sa heart, sa puso, sa stomach, also brain damage, and various cancers. So, brain damage, di ba pagka manginginom yung tao, minsan iba na silang kausap. Oh, nawawala sa wisyo, Doc, di ba? Oo, tsaka ano, yun na nga, minsan bastos na, sila, pabalang-balang na yan kung sumagot. So, maraming, kumbaga, kahit mataas yung estado mo sa buhay, pag naging alcoholic ka kasi, lahat ng relationship mo to other people, your family, your friends, nasisira. Kasi lalayuan ka ng tao kasi nga wala ka ng sense kausap. No? Tsaka medyo arrogante ka na. Correct. Hmm? Oo. Diba? So, and also, isa sa symptoms ng being alcoholic. No? So, pagka, minsan naman gusto kasi nilang mag-stop din. Wala naman taong may gustong maging alcoholic. But hirap silang huminto because may mga withdrawal symptoms tayong tinatawag wherein ang pasyente nagiging nakakaramdam ng nausea, parang naduduwal, nasusuka, nagte-tremble, nagkakaroon ng tremor, parang giniginaw, no? Para ring drug addict talaga. And sweating, pinagpapawisan sila ng malamig. Okay. Pag hindi sila nakainom. So ang tendency nila is again to get another bottle of alak para maibsan yung kanilang pakiramdam. Talagang ano na, hahanapin na talaga ng katawan. Hindi pwedeng hindi sila iinom. Okay. So aside from that, Doc, pwede rin bang mauwi sa pagkakaroon ng comatose, yung withdrawal symptoms ng pasyente kapag huminto na siya sa pag-inom ng alak? Ah, yes. Oo, no? So, aside from yung mga binanggit natin, pwede muna silang mawala ng malay, unconsciousness, then mauuwi sa comatose. Uh-oh. And
slurring of speech, no? So hindi na diretso talaga yung salita, and kakaroon sila ng mahina ang reflexes natin pagka ganun, no? And kaya minsan, di ba, may nasasagasaan. Kasi yung reflexes mo, yung natural na tendency mo, pag may nakita kang sasakyan, iiwas ka. Pagkalasing ka, hindi. Parang wala lang. No? Mabagal ang kilos. Uh-huh. And may maling concept tayo sa pag-inom ng alak. Akala kasi natin, pagka umiinom tayo ng alak, alam mo, malungkot ka, maraming ang problema. Kala natin we will become happy. But actually, hindi. It doesn't make us happy. Ang pakiramdam mo lang, parang more open ka lang and less inhibited ang action mo, tsaka ang salita mo. So, pati nadidepress nito ang function ng nervous system. And other people are using alcohol para makatulog. Yung may insomnia. But ang concept kasi natin, makakatulog tayo o masarap ang tulog pagka uminom ka ng o nag-shot ka ng alak. But actually, napakababaw ng tulog na ibinibigay ng alcohol. So, very shallow ang sleep. And stage 1 and stage 2 lang ng sleeping ang maaabot mo. So, hindi quality sleep yun. Okay. Para tayo magkaroon ng cell repair sa body, kailangan aabot tayo sa stage 3 and 4 wherein dun yung nananaginip na tayo or rapid eye movement na tinatawag. So, doon magkakaroon ng cell repair. Pagkatapos kasi, parang ang alcohol is just a sleep inducer or sleep starter. But after niyang masimulan yung tulog, dapat yung natural sleep na natin ang gagana. Uh-oh. But in the case of alcohol, hindi. Kaya ang babaw lang ng tulog. Kaya wag niyong iasa sa alak yung hindi kayo nakakatulog. Kasi kailangan i-solve ninyo yung problem. Bakit kayo may insomnia? And sleeping problem, kapatid niyan ang liver problem. So, pagka mahirap kang matulog, may problema sa atay ng tao. Okay. At ano naman, Dok, yung risk factor dito sa alcoholism? Of course, ang mga risk factor natin for alcoholism, syempre, yung pag-inom ng alak. So, mas maganda yung... Oo, mas maganda yung hindi ka titikim ng alak. Kasi iba-ibang tao may kanya-kanyang tolerance. Yes, tolerance sa alak. Merong kahit na ilagay mo ang napakaraming alak sa harapan, walang effect sa kanya. Uh-oh. Pero merong taong nasasarapan talagang uminom. So syempre, yung masarap na masarap sa kanila ang dating ng alcohol, yun ang nauwi sa addiction or being alcoholic. So, physical dependence or addiction to alcohol, syempre hindi yan mag-occur at one night stand lang na pangyayari. But, rather after drinking for several months to years. So, matagal-tagal ka na rin umiinom bago ka mauwi doon sa tinatawag na alcohol abuse. Okay. Yung bang hindi mo na talaga kayang uminom. And of course, male. So, according to statistics, male... Ang makalalaki. Yes. 4 times sila more likely to develop alcoholism than women. Bihira lang talaga sa babae ang nagiging alcoholic. And yun, yung may mga alcoholic parents. Siyempre, parang namamana, ganun, na-adapt dog, di ba? Na-adapt. Okay, nanay, tatay, ganun. Oo, kasi nakikita nila, bata ka pa, nakikita mo, laging umiinom ang parents mo. So, ang concept sa'yo is okay lang uminom. And kung nakikita mo silang lasing, yun din ang concept mo, okay lang pala maging ganun. And, of course, parents will not... prohibit their children na uminom. Kasi
Eh, hindi ka nga pwede magbawal kasi ikaw nga mismo umiinom, ibabalik din sa iyo ng anak mo yun pagka sinaway mo sila. Oh. So, hindi ba? So, mas prone na maging alcoholic ang tao pagka may parents na umiinom. Kasama na rin dyan, Dok, yung peer pressure, di ba? Lalong-lalo na sa mga kabataan. Na tara, inom tayo. Kapag hindi ka uminom, KJ ka, di ba, Dok? Oo, dapat wag tayong padadala sa mga ganong tukso ng mga kaibigan. No? And kaya nga, dapat sa pagpili pa lang ng friends, piliin mo yung mga walang bisyo. Kasi at talagang pagsasama ka doon sa mga umiinom, naninigarilyo, syempre para maging mag-jibe ka sa kanila, kailangan gawin mo rin kung ano yung ginagawa nila. So, hindi ka in pagka hindi mo ginawa yung mga bisyo nila. So, doon pa lamang, kaya nga, yun uli, yung sayings na tell me who your friends are, di ba? And yes. I will tell you who you are. Sa tipo ng kaibigan na kasakasama mo, maja-judge ka eh, na ganun ka rin. Mm-hmm. So, para hindi ka mahawa sa ganun, piliin yung matitino na klase ng friends, no? And of course, yung may mga family or work problem. So, hindi na family, Doc, ganun. Isa na yun. And yung mga maghihiwalay pa lang ang parents, minsan hindi matanggap nung tao, nung anak. And hindi naman lahat ng tao nagre-resort sa alak, to resort to alcohol. But may mga tao kasing mababa din ang tolerance sa problem or stress. Kaya akala nila, pagka uminom sila ng alak, masosolve yung problem nila. But ano lang yun? O pag nalasing pansamantala ka, lang, diba, yes. Dok? O yung pag-inom mo lang, tapos pag-gising mo, di yung reality uli, andyan uli yung problema mo, hindi mo naman na-solve. Plus, may ano ka pa, may hangover ka pa pagka nangyari yun. So, hindi alak ang solution sa mga any kind of problem. No? Okay. Anyway, Dok, alamin naman natin kung ano naman po ba yung pamamaraan para nga po ma-diagnose ang alcoholism ano, sa ating pagbabalik. Meanwhile, Dok, para po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyong clinic address and hotline number. Okay, so we are at Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. So our hotline is 8546-9412, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0919-995-6168. Usapang alcohol abuse ang ating topic tonight at babalikan po natin ang iba pang detalye pagkatapos lamang ng ilang paalala.